Dati tambak ang labadang tinatanggap ni Anita Matawalan, pero ngayon madalang nang kumita ang labandera matapos ma-stroke noong 2015. Ako na lang naasa namin yung anak ko. Wala na rin. Kulang na kulang. Sa ilalim ng RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang mga maralita o indigent senior citizen na edad 60 pataas may karapatang makatanggap ng social pension para sa mga gastusing medikal at mga pang-araw-araw na pangangailangan. 1,500 piso kada 3 buwan o 6,000 piso sa isang taon mula sa programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pero magdadalawang taon na raw nang mag-apply para sa pensyon si Aling Anita, wala pa rin siyang nakukuha. May nagpunta po dito. Nagpirma lang, sabi ko nga, bibigyan daw kami pensyon. Papaloob po kami, sa palang barangay po kami nagpunta. Kung saan nagpunta siya sa KCT yun. Ang problema, hindi sapat ang pondo. Binigyan kami ng 5,278 slots. So kasama na rin dun yung previous na social pensioners. So ang nangyari this year 2017, status quo. So walang naidagdag. May waitlisted tayo na tinatawag o yung mga hindi pa natin nasa-serve. Based kasi sa budget, ito lang yung kailangan na pwede nating i-cover, yung 2.8 million. So kung titingnan mo, ang 17.9 billion pesos ay hindi sasapat. Sa huling tala ng ILO o International Labor Organization, may 8 milyong senior citizens sa Pilipinas. 6 sa 10 sa kanila walang natatanggap na contributory pension sa SSS at GSIS, kung saan may katapat na ambag ang manggagawa. Sa 6 na yan, 2 lang ang may nakukuhang social pension mula sa DSWD. Ang natitirang 4 sa 10 senior citizens walang natatanggap ng kahit na anong pensyon. Kanyang diskarte na lang yun kung paano siya magkakaroon ng panggastos. Yung iba, may personal savings. Tapos yung iba, kagaya ng sinabi ko, dumedepende sa kanilang pamilya. Pero personal savings, pwede naman po maubos yun. Kapwa sinusulong ng ILO ang universal pension coverage para sa lahat ng seniors, ano pa man ang katayuan nila sa buhay. May mga bansa na may universal pension coverage. So regardless kung mayaman or mahirap ka or yun nga, nag-contribute ka before or hindi, may access ka sa minimum pension income. So for example, sa Japan, Timor-Leste, Mongolia, lahat ng senior citizen nakakakuha sila ng minimum pension income. We support the universal social pension. Of course, ang objective naman niya is to serve the vulnerable, the marginalized, and yung talagang mga indigent na senior citizen. Steve Dalisan, GMA News.